Hello mga ka-lipstick, samahan nyo nga kami sa aming AK Adventure. Ngayon, kumain muna kami sa Mang Inasal Santa Rosa, which is, I think, mahal kasi sa AK, kaya dito na kami kumain. So, nandito na kami sa AK. Bago kami pumunta dito, galing po kaming Das Marinas, Cavite, and meron pong sasakyan doon na van sa likod ng McDonald's. Pala-pala, sabihin nyo lang na pupunta kayo ng AK Santa Rosa, and sasakyan nila kayo sa Balibago. Make sure na naka-on din yung Google Maps ninyo nang sa gayon hindi kayo maligaw. So, nandito na kami sa EK and hi! Samahan nyo nga kaming libuti ng EK. Ito na po yung entrance ng EK. Kung makikita nyo lang, napakaraming tao. Dahil anniversary nila, meron din silang mga guest, which is si Crazy Tandingan and iba pa pong mga singers. So, ito na nga bago tayo pumasok sa loob. Quick story lang. Dati, pangarap ko talagang magpunta dito dahil nung bata kami. Never talaga namin naranasan mag-field trip. So, ito na nga, tinatakan na kami ni ate. Pero nung makita ko, wala talaga kaming tatak. Hinanap ko talaga siya. Sabi ni ate, invisible daw yung tatak nila. Imaginin mo, meron palang ganun. At nandito na nga kami sa loob at hindi ako makapaniwala na nandito na kami. Grabe, itong kasama ko nga, mas excited pa sa akin. Ito na nga, naglipot-lipot na kami sa loob. Alam nyo, ang opening ng EK is around 11 a.m. dahil anniversary nila, nag-extend sila na hanggang, I think, 9 p.m. Ito na nga, naglipot-lipot na kami at makikita nyo naman sa aming paligid na maraming pagkain. Pero please take note na bawal po ang pagkain sa loob. Ang pwede lang po is tumbler or tubig. Ang galing, may locker din sila dito para sa mga gamit ninyo. And ito na nga si Treasure Island, which is, I think, ito yung mga souvenirs na pwede ninyong bilhin at iuwi sa inyong mga mahal sa buhay. It ranges from 300 up. Itong mga t-shirt nila will cost you 500 plus. So, check nyo na lang guys kung ano yung mga fit sa inyo. And I think ang gaganda ng mga tela nila. Pagdating naman sa payment method, meron din silang GCash, credit card, and so much stuff. At ito na nga, naglipot-lipot na nga kami dito. At gandang-ganda nga kami dito sa EK na to. Tingnan nyo naman, nakaka-relax yung lugar. Yung kasama ko, inip na inip sa akin habang nagtitake ako ng videos dito. Kasi napakatagal ko nga naman magkuha. At ito na nga, naglakad-lakad na nga kami dito. At nakita namin itong pirate ship. At hindi talaga ako sasakay dyan. Kasi grabe, mamamatay talaga ako dyan. Ito na nga, kinuhanan ko siya ng malapitan. At kung makikita nyo lang ng personal tong mga taong ito ay nagsisigawan na sa sobrang kaba at takot. At syempre may halong saya. Pero ako kahit kailan di ako sasaya dyan, iiyak pa. Itong ride naman na to is may enjoy ng mga bata kasi meron siyang water gun na kasama. Pumila na nga kami dito sa may Swan ride. So at first natakot ako dyan nung paghakbang ko dyan sa may Swan na yan is matutumba yung Swan mismo. Akala ko lang pala. Ito na nga kami, nag-ride na kami dito sa Swan na to and they have maximum of 2 minutes sa ride na to. Pero I think wala naman silang pakialam kung magtagal kayo dyan sa loob na yan. Ito na yung pinakamasayang ride na nasakyan ko dito kasi para ka lang talagang nagbabike sa tubig. At ayun na nga, naglakad-lakad kami ulit at nakarating kami dito sa ride na to. Niyayakag ako ng kasama ko na sumakay dyan pero ayaw ko talaga. Kasi nga naman nagpunta ako sa EK para mag-enjoy, hindi magpakamatay. Kaya naman kahit anong gawin yung pail sa akin, hanggang tingin na lang siya dyan. Ito naman kami, nakapila sa panibagong ride at hindi namin alam kung ano ba yung nasa loob nito. Kaya naman nagtanong ako doon sa nagbabantay at sabi niya 4D raw ito. So without knowing, mababasa pala kami sa loob at mag-e-enjoy ng sobra. At kung may mga kasama kayong kids, siguradong may enjoy rin nila ito. Hindi na ako nakapag-video sa loob kasi sabi daw nila is bawal. So kung ako sa inyo, ito yung una nyong itry bago kayo mag-ride. Dito naman, nakapila kami sa Rio Grande. So napakahaba ng pila dito. Almost 1 hour din ang aming hinintay bago kami nakasakay. Pero kung meron kayong express card or ticket, makakasakay kayo agad kasi kayo po ang priority dito. At ayan na nga, pasakay na kami without raincoat, without anything, kundi damit lang namin. Wala kaming dalang extrang damit pero nabasa kami dyan. Meron naman silang human dryer dyan, nagkakahalaga ng 300 pesos I think, or 200 for 3 minutes. At ito na nga, sumakay na sa JP dito sa isang sakaya na to. Hindi ko alam kung ano yan, pero swing yan. Hindi na po ako sumakay dyan kasi alam kong nakakahilo rin yan at nakasakay na ako ng ganyan sa MOA. At ayan na nga, unti-unti silang tinataas at hindi ko alam kung ilang minutes yan, pero matagal-tagal na rin sila bago nakababa. Ito yung pinakalas naming sasakyan. I think mag-aalas 6 na nitong time na to nung sinakyan namin siya. Tingnan nyo naman, sabi niya halika dito. Grabe, pumila pa kami nito. Sobrang haba ng pila talaga dyan. Bawat rides is, I think,
1 hour bago ka makasakay and kulang yung isang araw para malibot yung EK. Grabe, ang ganda niya sa gabi. Tapos tingnan nyo naman yung paligid namin nung nasa taas na kami. Ang ganda, diba? Lalo na pagka nasa taas ka talaga at nasa tuktok ka. Pagbaba namin, ito yung naabutan namin para siyang parade ng EK. So, nagsaselebrate sila kasi anniversary nila at kaya meron silang concert. Sayang nga ay hindi namin naabutan yung fireworks sa gabi. Sobrang late na kasi at mahihirapan kaming sumakaygawa ng nagko-commute nga lang kami. At sobrang saya talaga dyan. Sabi ko nga eh, sana pwedeng extend yung oras para magstay kami dyan. Hi, thank you talaga Lord at nakarating kami dito at nakababa kami sa mga rides ng ligtas. And kung ako sa inyo, sa mga hindi pa nakakapunta sa EK, you must try it. Ito yung itsura niya sa labas. So, yun, pauwi na kami. Kung may mga tanong kayo guys, just let me know. Bye!